What's up mga mahalang sarili? Ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo at tuturuan ko kayo kung paano mag-ipon at magkano na naipon ko sa limang buwan na alkansya, sa maliit kong alkansya. Tignan natin ngayon kung magkano nga ba yung mga naipon ko. Iniba ko siya guys sa isang alkansya, doon yung mga 10 pesos, 10 pesos at 5 pesos sa isang alkansya. At yung mga piso naman ay nilagay ko sa plastic cellophane ba. Marami kasi plastic dito sa mundo kaya wale. So sa plastic cellophane ko nilagay at bilangin ko ngayon kung magkano na ba yun at ano ang gagawin ko doon sa naipon ko. At ngayon bibilangin ko na at tuturuan ko rin kayo kung paano mag-ipon. Ganito lang yan guys ha. Ito na, kita ko na sa inyo. Ito yung limang buwan na naipon ko. Ito yun siya guys. Ito yung alkansya ko. Lagyan kasi ito ng wines. Wines ba yun? Yung sa restaurant na pinapasukan ko. Iningi ko ito para ito. Gawin alkansya. Ito yun siya. Kano laman ito? Bibilangin ko siya ngayon. Ito naman yung piso-piso. Mga coins. Bali guys, iniipon ko siya ito every week sa bag ko. Sa mga araw-araw na mga may coins ako sa bag, doon ko muna nilalagay sila. Hindi ko ginagamit hanggang every Monday kinukuha ko siya tapos nilalagay ko sa dito sa maliit kong alkansya. Ito. Nilagay ko para in case of emergency na kailangan mo di may gagamitin ka. Pero ngayon guys, bibilangin ko ito at ihulo ko sa bank account. Wow, bank account. Hello guys, mas mabuti nang may bank account tayo ba para hindi mawala rin ang pera. Ihulo ko doon sa bank account ko ito. Pero bibilangin ko muna. Wala talagang masama mong mag-ipon. Kaya ito rin ang gagamitin ko na pera. Rason kaya nag-ipon ako nito. May ibang account ako doon, meron din doon. Pero ito kasi guys, extra. Yung mga gusto kong bilhin, baka tulad nitong mga vlogging equipment, tulad ng mga for vlog kasi mag-try ako ng pag-vlog ko. Try ko sa ibang kaligayahan na naman ba. Maghanap naman tayo ng ibang kaligayahan para sa sarili natin. Kaya ito, bibili ko ito ng mga vlogging equipment ako ulit-ulit. Ulit-ulit lang at kung nasaktan. At ito yung laman niya guys. Wala. Ang tip ko kasi yan sa mga gustong mag-ipon. Huwag niyong bilhin yung mga ano, hindi kailangan yung mga bagay. Huwag niyong bilhin yun. O, okay lang maging masaya pero kailangan mo rin maging matipid. Isip din ba isip? Kasi kung kailangan mo ng pera, saan ka, ikaw lang din at makahanap. Kaysa gumawa ka ng masama, bawal ka lang yun. Kaya mag-ipon ng ipon ka habang may trabaho ka. Diba? Hindi ka naman makapag-ipon kung wala kang trabaho. Kailangan mo kasi mag-isip rin. Hindi lang puro kaligayahan mo lang ang anuhin mo. Pati isipin mo rin yung pamilya, ito makatulong na ito. Sa mga gustong mag-ipon dyan, subukan nyo na habang maaga pa, habang may trabaho pa kayo, mag-ipon na nga mag-ipon kayo. Wala talagang masama. Magagamit mo rin yan sa huli kapag kailangan mo. Hindi kailangan natin matuto ba, kailangan natin huwag puro bilhin yung mga gusto natin. Kailangan din needs, wow. Kailangan din mag-isip para sa future. Ngayon, pakita ko sa inyo yung pagbibilan ko, no? Magkano kaya to? Ngayon guys, bibilangin ko na ang naipon. Unahin ko ngayon yung mga ito. Ito ang unahin kong bilangin. Yung 5 pesos, 5 pesos, at 10 pesos. Ito ang unahin kong bibilangin. Panoorin nyo ako. At ngayon guys, ay bibilangin ko siya by hundreds, 100s, para mas madali yung pabilang ko. Ito na. At ngayon guys ay natapos ko nang bilangin yung mga 5 pesos. Ito na yung mga nabilang guys. Ito yung mga 5 pesos.
At ngayon, bibilangin mo naman yung mga 10 pesos. Nung oras na alas 6 na, 6 PM na ng gabi, hindi pa ako natapos. Simula ako, bilang 5:15 PM. Ngayon, sisimulan ko pala yung 10 pesos. Excited na ako. Ngayon guys, ako ay isang dishwasher sa isang restaurant. Nag-ipon ako dahil wala yan sa posisyon yung pag-iipon. Kung anong mga ranggo mo, depende yan sa'yo kung marunong at matuto kang magbigay ng halaga sa pera sa mga bagay-bagay na gusto mong bilhin na hindi, at hindi naman kailangan. Kailangan mo rin matutunan yung mga bagay. Kasi sa panahon ngayon, utak na rin ganito, no? Kasi kailangan in case of emergency, may kukuha tayo sa bulsa. At ngayon ay susubukan ko naman, at ngayon ay bibilangin ko naman yung mga pesos. Mga 1 peso, wala. Ngayon guys ay natapos ko ng bilangin lahat. At ngayon ay kukuha naman ako ng papel at ballpen. Ilista ko sila para isa na pagbilang yung mga naipon ko. No? Naipon kong Pringles. Naipon kong skillet eye bags. Ito yung mga naipon ko. Hey guys, ay inipon ko nung May at hanggang ngayon October. So, 5 months. 5 months single. Guys, ay naka-plastic siya ngayon. Ito ay lang yung para mas madali. Itong ganito, 100 pesos to. Guys, ay natapos na ako sa pagbibilang sa naipon ko sa 5 buwan. Naipon ko araw-araw, every week ko siya ginukuha sa bag ko. At oras na yun ay saktong alas 8 ng gabi natapos yung pagbibilang ko, di ba? Ito yun guys, alam mo nyo kung magkano yung naipon ko? Kunti lang naman guys, pambili lang ng ano ba? Pambili lang ng, alam mo yung pagbuong isang kartong bagong, kasing isang kartong bagong tapos isang sakong suka, kasi yung mukha ko sobrang asim na. Tatlong oras ako nagbilang kaya sobrang asim na. At ipapakita ko na sa inyo guys yung mga nagbilang ko, na segregate ko na sila, nalagay ko na sa plastic. At ito na yun, naipon ko, at itong lahat ay 8,014 pesos. At kayo sa mga mag-iipon dyan, simulan ng yun na, ngayon na. At dito na nagtatapos ang pagbibilang ko sa naipon ko guys. At huwag nyo kalimutan lagi na kasalalay sa iyo ang kinabukasan mo, diba? At dyan lang po, maraming salamat sa iyong panonood. At kung nagustuhan nyo naman itong pag-iipon ko, ipon ng iBugs, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Check. Like, share, comments. Thank you for watching, guys. God bless you.